once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hello mga kabis, mga kalodi, magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo dyan? Pasensya na kayo, medyo natagalan tayo kasi masyado tayo abala sa ating tindahan. Kaya hindi po tayo nakakapag-video ngayon madalas at nakakapag-update po. Ayan, may pula-pula pa yung mata ko dito kung nakakagat ng kalalam ko yata. Anyway, So I hope maayos naman po kayo dyan. Ano? Dahil sa panahon na ito, may bagyo na naman po, kaya lagi kayo mag-iingat. Doble ingat po. Okay, so ito, pakita ko na po sa inyo kung ano available natin mga isda, mga kabis, mga kalodi. Nandito naman po tayo sa stall number 14. So ayan, si Kenneth nagwawalis-walis. Bali, hindi pa po masyado matao. Ayan, konti pa lang ang mga taong pupunta sa gantong kaaga. Actually, tanghali na nga eh. Alas 9, pasado na ng umaga. But anyway, sige, pasok na tayo sa loob. Para hindi na po kayo mainip. Sige, pasok. Ayan, welcome po sa aming shop store number 14. Ito, papakita ko muna sa inyo ang ating angelfish. Ito po, tinatawag natin BSP, Bulgarian Sealpoint Angelfish. Ayan, yan po sila. Oh. Okay, ang sukat po ng ating BSP ay kung makakakuha kayo ng 5 pisong coin na bago. So, yun po ang bilog ng katawan nila. So, at least siguro, sabihin na natin, more than 1 inch ang sukat po nila, ha? Yung iba, 1.5 from head to tail. So, halo na po. So, kung sino pa naghahanap sa inyo ng mga gantong klaseng isda ay available po dito sa ating shop. At ang presyohan lamang po natin dito ay 65 pesos lamang po ang bawat isa. So, syempre, ganun pa rin po. Basta pag napasyal po kayo dito, lambingan, discount, wala tayong problema sa discount, alright? Okay, yan po sila. Yan po ay 100 pieces. Ha? Oh. Okay. So ito po ay isa sa mga isda natin, mga community fishes. So pwede nyo siyang isama sa mga, basta yung mga fishes po na mababait lamang or community fish tulad ng sabihin na natin guppy fish, molly, platy, at mga tinatawag na corridoras, yan, etc. Okay, so next po natin ay, ito naman po ang tinatawag nating Auratus cichlid fish. Ayan, so itong ating klaseng cichlid fish na ito, napakaganda ho ng kanyang kulay. Talaga namang kaakit-akit mga kahabiest at mga kalodi. Pero, dapat bago kayo mag-isda ng gantong klaseng cichlid na ito, ay kailangan pag-aralan nyo po muna. Unang-una, pagka gantong klaseng cichlid ang aalagaan po ninyo, kailangan naka-hardscaping po kayo, mga bato-bato ha. Hindi po aquatic plants, basta siguro may konting plants pero mostly mga rockscape po talaga siya. Kasi ito po ay plant eater or tinatawag na algae eater din po ito. Kasi isa siya sa ano eh, pamilya ng mga African cichlids po ito. Aha. Sila po yung ngumangat-ngat o ngumangasab ng mga lumot-lumot sa ilalim ng tubig na nasa mga bato-batuhan. Kaya po, yung mga yan ay talagang hindi maiwasan na kumain po talaga sila ng mga halaman. So, mas maganda, mag-hardscaping kayo, tapos maraming butas-butas, maraming suot-suotan, yun po ang magpapasaya sa gantong klaseng isda, pag ganito ang inyong alaga. Alright, now, ang sukat po ng ating Auratus cichlids na ito ay humigit kumulang po, nasa, ano na po sila, sabihin na natin 1.5 inch po, mahigit ha. Umigit kumulang 1.5 inch kasi mayroong mas maliliit eh. Tapos mayroong pinakamalaki yan. Oh. Alright? So, ito po ay lumalaki po siya ng, umaabot po ito ng mga 5 to 6 inches ang sukat po ng kanilang laki. Ayan ha. Check nyo na rin po. Kung interesado po kayo sa ganito klaseng isda, i-research nyo po para mas makakuha kayo ng background sa kanila.
Now, isa pa rin po itong aggressive fish. So, hindi nyo sila pwede isama basta-basta lang sa mga community fishes, ha? Kailangan check nyo po kung sino po talagang pwede nyo isama sa kanila. Kasi kung kapag hindi match po, malamang mamasake rin lang po ng auratus ang isdang isasama nyo po rito. So, aware po dapat kayo na itong isda na ito ay aggressive fish. Now, ang presyohan lamang po namin dito ay nasa 25 pesos each. Pero syempre, may discount po again. Pag napasyal po kayo dito, kukuha na po kayo ng gantong klaseng auratus cichlid fish. Yan. Okay. So, next po natin ay ito po ang tinatawag nating Serpey Tetra. Okay. Ang Serpey Tetra po natin ay isang schooling fish. So, kailangan po pag bumili kayo nito in one group ay 6 pieces or isang dosena, 12 pieces. Para na sa ganon, kapag sinama nyo po sila sa mga community fishes, hindi po sila magpipinipper. So, yun po ang dahilan kung bakit nagpipinipper ang gantong klaseng isda ay kapag kulang sila sa kanilang grupo. Okay, pero ano po ito, ha? Very peaceful fish kapag kompleto ang kanilang group. 6 pieces, 12 pieces, or more than. Alright? Yan. So, ang sukat po ng ating Serpey Tetra ay humigit kumulang nasa 1 inch. So, ang presyohan lamang po natin dito ay 3 pieces for 100 pesos. Kung sino po naghahanap sa inyo ng gantong klaseng isda na Serpey Tetra, ito, available po dito sa ating shop. Alright. Next po natin ay okay, mga kabis, mga kalodi, at meron tayong mga visitors. Sila po ay from Adamson University. Tama po ba? Classmates. Yan. Classmates. So, bakit po ba kayo napunta dito sa ating shop? Ano bang ang pinaprepare nyo para sa inyo school? Project po. Project po namin, yes. Anong tawag nyo sa project na yan? Aquaponics. Aquaponics. O, kamusta naman? Ongoing, bali ang kulang na lang namin talaga is dapat yung mga plants for the design ng aquascaping. Kamusta naman ang aking kasama si Kenneth na ina-assist kayo? The best. Eh, si Kuya Kenneth. Parang pumunta kami dito, nalimutan niya kami ni Kuya. Joke. Si Kuya, ayan naman si Kuya, very ano siya, accommodating. Salamat naman at na-appreciate niyo po. Tapos, marami sa information na pwedeng ibigay or suggestions. Yun, thank you so much. And then, okay, thank you so pag-appreciate po sa pag-assist namin sa inyo. Now, baka meron po kayong gustong shout-out. Gusto nyo bang bagitin ko yung ano? Pwede ko bang makilala mga pangalan? Okay lang? Okay. Sige na. Ano pangalan mo, sir? Lloyd na lang, Lloyd. Lloyd. O, Lloyd, sir. Salamat, ha. O, baka meron kang gustong shout-out, sir Lloyd. Shout-out din sa lahat ng classmates sa mama ko. Sa mama mo? Okay. O, ma, shout-out daw po sa inyo, sabi ni sir Lloyd. O, ikaw naman si ma'am. Shoutout din sa lahat ng kaklase namin, Papa Sa Toya, guys. Yes! Tama naman yun. Kayo naman, sir? Shoutout, Papa Sa kami. Yes! O, nasa na yung isa? Nagtatago? O, nasa na? O, ikaw, ano man sabi mo? Oo, baka may gusto kong batiin. O, oh, ingat, ingat. Mga klase ko po. Mga classmate lang? Wala kayong mga special someone? Wala. Wala ba? Talagang study first? Study first. Charot! O, sige, maraming salamat sa inyo, ha. Ingat kayo, ha. So, basta kung may kailangan pa kayo, kaya sabihin nyo, dito lang kayo sa Stall 40 para mabigyan kayo ng tamang assist at kung ano yung mga kailangan ninyo, ha. O, maraming salamat. Ingat po kayo. Bye. Okay, mga kabis at mga kalodi, singit po muna natin ating shout-out, syempre. Yan. Okay, shout-out po kay Ronald Enriquez. Shout-out po kay Campo. Shout-out po kay J. Silidonio 21. Shoutout po kay CJ Navarro Vlog. Shoutout po kay Glenn's Betafish. Shoutout po kay Mawing Guadalupe underscore 24 from Taytay Rizal. Shoutout po kay Jeffriel Pupa. Shoutout po kay Moise Luis Enore. At shoutout po kay Michael Padua. At pinapashoutout niya rin po ang kanyang anak na si Mike Joseph Padua. At shoutout po kay Dennis Ronquillo. At pinapashoutout niya rin po ang kanyang chairman Nonong at ang kanyang mga kagawad po. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At shoutout po kay Ato Bister. Yan. Sa ating pong mga kahabis at mga kalodya, maraming salamat po sa inyo pagpapashoutout. At maraming salamat po din sa pagpapatuloy niyo po ng suporta sa ating channel. Yan. So, pagpapatuloy na po natin ang ating video.
Ito naman po ang tinatawag nating Blue Eyes Cichlid Fish. So, kapamilya rin po sila ng African Cichlid Fish. Yan. So, medyo malabo po ang ating screen. Alright. Yan. Malinaw na po. Yan. Ang ganda oh. So, itong ating Blue Eyes African Cichlid Fish po, mga kabis at mga kalo, dito po ay semi-aggressive din po. So, hindi nyo rin po sila pwede isama sa ating mga community fishes. Okay? Ang tanging may itatang, medyo po dito ay katulad din po nila na kapwa African Cichlid Fish po. Alright. So, now, ang ating Blue Eyes Cichlid Fish, yan, okay, ito yung kala niya, papakainin po sila. Oh. Ito po ay sumusukat po ng at least humigit kumulang po, nasa 1 inch rin po. At ang presyohan po natin dito ay nasa 20 pesos each, pero di-discount po natin hanggang 15 pesos na lamang po. So, itong gatong klaseng cichlid fish po ay lumalaki po sa captivity, at least sa 4 to 5 inches. Pero pagka po nasa wild, mas lalaki po sila ng 5 to 6 inches. Alright? Tapos, katulad din po ito ng itong tinatawag nating yan, auratus. Ha? Kung nakita nyo po, kulay yellow po sila, tapos may stripe na black and white. So, kapag lumaki po yan, nagbabago po ang kulay niyan. Nagiging dark, nagiging black-yellow po sila. So, ito, isa sa tinatawag rin golden embuna, ha? Tapos, pagdating naman dito sa blue eyes ito, paglaki rin po nito, nagbabago pa rin po ang kulay nito. Okay? Dahil nasa pangalan niya ay blue eyes, so makikita nyo po siya na parang magbo-bluish po ang kanilang katawan. So, yan, makikita nyo po ang pagbabago niyan. Check nyo po sa inyong search dyan sa ating Google kung ano itsura ng kanilang paglaki. Aha. Itong mga cichlid fish na ito ay napakagaganda ho, mga kabis, mga kalodi. Pagka po ito ay napalaki nyo at na-set up nyo na sama-sama sila, ay nako, ang gaganda po ng kulay, napakatitingkad. Napakagandang alagaan po nito kasi napaka-hardy nila, napakatitibay po. Ano ho? Okay, so ngayon, ang diet po nila, pwede naman po sinking pellet, pwede naman PO1 or PO2 or yung pang cichlid fish food po. Ano ho? Yan ho. Ayan, yun po ang kanilang diet ha. So, hindi kayo mahihirapan pakainin to kasi talagang masiba itong mga to. Medyo may katakawan po sila. Kaya alalay lang din kayo sa pakain ha kasi hindi rin maganda kung ma-overfeed po sila. Alright? So, yung next po natin ay... At ito naman po ang tinatawag nating Electric Green Longfin Tiger Barb Fish. Ayan, kita nyo mga kabis, mga clothing, ganda oh. Yung pagka-green po nila yan, medyo nag-glow po. Tapos kitang-kita nyo po ang kanilang black stripe. Tapos kung napansin nyo po ang kanilang pagka-long fin, meron po silang mga red-orange color po. Kaya talaga namang kakaiba po itong tiger barb fish na ito. Yan. So sumusukat po sila ng humigit kumulang, nasa 1.5 inches. At nagkakahalaga lamang po sila ng bawat isa. Okay? Nasa 100 pesos po ang bawat isa. Yan. So now, medyo may kamahalan po siya, pero syempre, pagpunta nyo po dito sa shop, pwede naman tayong makapaglambing, so makakapag-discount pa rin naman po tayo. Kasi bihira po itong isda nito, in order po natin ay 50 pieces lamang po. Yan. So, tinesting lang po natin, ano ho, kung talagang napakaganda nga nitong gantong klaseng isda. Yan. So now, sa ating mga baguhan na mga kahabis at mga kalodi, ang tank mate po nila rito ay pwede po tayo mag-corridora fish, yung mga bottom cleaner. Tapos, pwede rin po yung cherry barb, pwede rin po yung rosy barb, mga mollies, mga platies, at saka po plecos at mga tetras. Yan. Kasama na rin po ang red-tailed black shark. At marami pa pong iba ha, mga kahabis, mga kalodi. So, pwede nyo tingnan ang inyong research para mas makita nyo po kung ano pa po mga pwedeng isda na pwedeng pagsamasamahin dito. Pero syempre, ang tip ko po, hanggat maaari, magkakasing sukat po ang pwede nyo itankmate sa kanila. Alright? At ang kanila naman pong diet. Yan, hindi naman po sila masela. Ano ho, ito ho ay hardy. So matitibay na isda ito. Itong mga gantong klase po. Ano ho? So pwede na ho sa kanila ang PO1, yung sinking pellet or PO2. Tapos, pwede rin po ang pagkain nila ng mga dried tubifex or dried bloodworm or frozen bloodworm po. Ano ho, mga kabis, mga kalodi, pwede rin ng flakes. Kaya hindi kayo mahihirapan pakiinin ng gantong klaseng isda. Katulad po ng ating, yan, itong ating blue eye cichlid fish. Katulad din po ng serpate tetra fish.
At katulad din po ng ating embuna, golden embuna or aurato cichlid fish. Ayan. So yan, lahat ng isda natin na yan ay mga hardy, matitibay po. Ano? So yan na po ang ating electric green long pin tiger barb fish. So next po natin ay, ito po mga kahabis at mga kalodi, kadarating lang po kaninang tanghali. So ito naman po ang tinatawag nating, aha, yan, yan, silipin natin, yan, 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 oh. Yan, ang tinatawag po nating tiger Oscar cichlid fish. Yan, mga juby pa po. Yan, kung sino po mga kahabis at mga kalodi natin mga naghahanap ng gantong klaseng isda na palakihin. Yan, pag sinabing juby po, mga batang isda pa po ito, so maliliit pa po sila. Ang ganda, oh, yan, oh, iba, kita na po yung pagka-orange, oh, sa katawan, oh. Yan, lumalapit po sila, kala na, papakainin na po sila, oh, dami nila, oh. So, yan, alright, ulitin ko, ha, ito po ang tinatawag nating tiger Oscar cichlid fish. So, ang sukat po nila, mga kahabis, mga kalodi, ay humigit kumulang nasa 1.5 inches. Alright? Yan, ha. From head to tail po yun, ha. Okay. Now, ang presyohan po natin dito ay 50 pesos ang lamang ang bawat isa. So, yan po sila. So, sa ating mga baguhan po dyan, sa ating mga newbies, so, ang mga Oscar cichlid fish po ay isa sa mga monster fish, ha. Kasi po, lumalaki po ito ng at least 8 to 10 hanggang 12 inches po. Ano? Minsan, mas malaki pa. So, depende kung mas malalaki mga aquarium na paglalagyan po ninyo. Kaya kung kayo po ay may planong magpalaki ng gantong klaseng isda, simulan nyo na po sa mas malalaking aquarium. Ano? Tapos, try nyo lang po muna mga 3 pieces, 4 pieces. Yan. Okay? Now, ang mga tank main na po pwede nating isama dito ay kasama na po dyan ang tinatawag nating dragon fin. Yan, pwede po yung silver dollar. Okay, tapos yung iba ho dyan, yung kapwa mga, ano po, Oscar fish din po, tulad ng albino red, albino cichlid Oscar, tapos meron pa po dyan yung mga lemon Oscar, yan, tapos meron pa pong super red Oscar, at marami pa pong klaseng Oscar na pwede nyo isama sa kanila. So, hindi nyo sila pwede isama sa mga community fishes. Alright? Siyempre, pag ganyan mga bata pa po, so, hindi naman sila masailang pakainin kasi pwede naman sila pakainin ng mga floating pellet, pwede nyo silang pakainin ng mga sinking pellet tulad ng mga PO1, PO2, at kung ano-ano pa po. So, ang magandang setup po dito ay mga hardy, mga ano po, hardscaping po. So, mga rockscaping, ano ho, mga kahabis, mga kalodi, pwede nyo magandang setup dito. Pero pag lumalaki na ho sila, mas maganda, bottom na lang kung may buhangin na lang po kayo o kaya meron na lang kayong mga bato-bato sa baba. Wala nang mga harang-harang. Okay? Kasi mas maganda, nakakalangoy sila ng maluwag sa inyong aquarium. Alright? So, ito po ang ating Oscar na tiger cichlid fish. So, kung sino mga naghahanap sa inyo, pasyal na kayo dito sa ating shop. Alright. Yan. Ganda, oh. So, next po natin ay, okay, ito naman po ang tinatawag nating, okay, albino red Oscar cichlid fish. Yan. Okay, hi. Yan, lapit kayo, lapit, lapit, lapit. Yan. Okay. Yan. Katulad po ng tiger fish natin na juvenile na pinakita kanina. So, ito po yung kanilang kapamilya. Okay. So now, ang sukat po ng ating albino red Oscar cichlid fish nito ay humigit kumulang nasa 2.5 inches. Yan. So, ang tingin ko nga po, yung iba pa na at least ano yun, less than 3 inches na ho. So, yan o. Kasi iba-iba yung sukat niya. May mas malaki, may mas maliit. So, okay. So, now, ang presyohan po natin ng gantong klaseng red Oscar na ito ay nasa 350 pesos po lamang ang bawat isa. Yan o. Ganda nila o. Yan o. Oho. Okay. Now, ang diet po nila, okay, lahat ng Oscar, so, nabanggit ko nga kanina, pwede ho kayo mag-sinking pellet or floating pellet. Okay, basta high, ano po, high protein, syempre, para mas mapabilis yung po ang paglaki nila. Tapos, kung kinakailangan yung pellet na pang-cichlid Oscar fish talaga, para sa ganon, mas ma-enhance pa po yung kulay nila at mas maging healthy po sila, syempre. O, yung iba naman, pinapakain po natin ng live na mealworm. Okay, pwedeng mealworm, pwedeng frozen bloodworm, pwedeng frozen na mga tubipex worm or mga dried. Okay? Yan, pwede nyo silang pakainin ho ng mga ganyan.
para mas maging healthy po sila. So, ang kanilang tankmate po, kailangan ay magkakasukat sila. Para na sa ganoon, kung magkakaroon naman ng pagiging aggressive po ng bawat isa, ay hindi naman po dehado ang bawat isa. Ano ho? So, katulad doon ng tinatawag nating dragonfin. So, yun po yung silver dollar. Yung iba, tinatankmate po nila rito ang tinatawag nating arwana. Yan. So, yung iba naman, pwede rin hon nilang itankmate dito. Yung mga ibang African cichlid fish na medyo hindi ganun ka-aggressive. Yan, pwede ho nyo silang isama ho dyan. Pero syempre, pag gantong ang isda po ninyo, kailangan naka-prepare na agad kayo sa mas malaking aquarium ha, mga kahabis at mga kalodi ha. Okay, para mas maging masaya sila sa inyong pag-aalaga. Yan, para mas maging healthy po ang isda ninyo. Huwag kayong magmamaliit na aquarium. Pero yung iba, talagang tinatry kahit maliit aquarium, nag-aalaga nito. Tapos pagka lumaki, tsaka ho nila inililipat sa mas malalaking aquarium. Yan. Yan po ang ating tinatawag na albino red Oscar fish. Okay? Ayan o. Nagugutom na po sila. Ayan o. Lumalapit pag nilalapit ko yung kamay ko. Sorry, bukas ko pa po kayo papakainin. Ayan o. Gaganda nila o. So, yan. Okay. So, I hope mga kahabis at mga kalodi, nagustuhan nyo po itong mga pinakita kong available natin mga isda. Ayan. Aha. So, sa ibang araw na ulit, i-update ko kayo sa ating mga bagong fish na available dito sa ating shop. So, for the meantime, yan lamang po muna. Okay, yan. So, yun lang po muna. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina ay magandang umaga. Ngayon, inabot na po tayo ulit ng gabi. Kasi di ko nasabayan yung daloy ng natin ng pagtitinda. Gawa ng marami pa rin tayo ibang abalang ginagawa. At saka yung alam nyo na yung mga customer natin, minsan biglang dumarating, minsan nawawala. Kaya natitigil po tayo. So, paano? Kita-kits po tayo ulit sa susunod mga kahabis at mga kalodi ha. Maraming salamat pong muli. And God bless you po. Yan, paalam!